Okay, mga ka-right click. Dito tayo ulit sa computer natin. So, ang requirements para mag-cloning ay Acronis True Image na application at Ropus. Lame kayo! I-extract natin tong application at ilalagay natin sa loob ng USB gamit ang Ropus para ma-extract. Okay? Pero kung napanood nyo yun, video ko na how to create a multi-USB gamit ito. Kung napanood nyo itong video na to, hindi nyo na kailangan i-extract. Okay, so hindi nyo na kailangan i-extract. I-copy-paste nyo lang ito sa loob ng USB. Pagkita ko lang mamaya kung ano yun, ano yung ibig ko sabihin. Okay, so sa ngayon, gamitin, mag-concentrate muna natin sa Ropus. Ito yun, ito din ang turo ko doon sa training. Okay, so ilagay ko na yung USB sa computer. Okay, nag-read na siya. So, ilagay natin dito. Ilagay natin. Yun. So, paalala lang, itong USB na to, kung may laman yan, mabubura yung laman. Okay? Mabubura ang laman ng flash drive nyo kung i-ropus natin ito. Okay, so i-ropus natin. Click nyo lang yan. Then, click nyo i-ropus. Kung humingi siya ng updates, huwag nyo lang i-updates. No lang. So, okay lang kahit anong klaseng version ng Ropus. Walang problema. Okay, so make sure lang na tama yung USB na pinili nyo. Dito. So, sabi ko, okay lang kahit less than 1 gig. Kasi maliit lang ang kakainin na files dito sa cloning. Okay, so kahit 100 MB, okay lang yon. Then, leave it lang kung ano yung default setting. Okay, so ang hanapin natin ito, itong link na to dito. So, nasa desktop yan sa akin. So, sa inyo, so kung saan nyo nilagay yun, cloning na apps or yun, Acronis. Okay, so yun Acronis True Image. Okay, nilagay ko lang yung pangalan ng computer name natin. So yan, ready na siya. Acronis Media, then start lang. Okay, so wala kayong babaguhin. Pag start nyo. Okay, so pwede nyong i-try kung saan magpa-function. O kung hindi mag-function ito o ito, pwede nyo i-try. Pero sa experience ko, yung DD mode ang nagpa-function ng maayos. Okay? So, sabi niya, warning, mabubura lahat ng files ng USB nyo. Okay lang. Kailangan. Then, okay. Hintayin na natin ng konti. Okay, so tapos na. I-close nyo lang to. Then, okay. So kung mapansin nyo, yung USB nyo naging ganito na yung itsura nya. Ang laman nyan ay ito. Okay, so yun Acronis. So, ang laman nun, ito yun siya. Ang laman nito, itong image na to, image kasi yan, nakakompress yan, nilagay nyan dito sa loob ng ito na yon, nilagay niya dito sa loob ng flash drive gamit ang Ropus. Okay, so yun yung turo ko doon sa mga estudyante ko sa Computer Technician 101. Pero may isa pang approach niyan kung paano gumawa ng bootable USB. Bootable kasi ito, tawag niyan bootable. So yun yung sabi ko na punta lang kayo dito sa Learn Basic na YouTube tutorial, hanapin niyo lang tong how to create multi-bootable USB. Okay, so isalpak ko lang para makita nyo how to create multi-USB OS on USB flash drive. Hindi lang to pang OS, pati pang image din to ng cloning.
Okay, so ipakita ko, ilagay ko lang yung isa kong flash drive. Yun, ginawa kong multi-USB. Panoorin nyo lang yung video at makita nyo yun kung paano ko ginawa yun. So, ginawa kong example. So, yan. Sinalpa ko ay isa kong USB. So, ito yung multi-OS or multi-program na USB ko. Okay, so kung makita nyo, yan, i-compare lang natin. Kung makita nyo to, siya na yan, ito. Meron akong Windows 7, 6-in-1, meron akong Windows 7 Ultimate, Windows 10, at yung Acronis True Image, ito. Okay, so siya. Copy-paste na lang. Copy, then paste. Okay, so ang function nitong USB ay parehong function nitong Acronis. Okay, so pero hindi lang Acronis. Pwede mo siyang gamitin sa kung ano-anong bagay pa hanggang may size ka pa, pwede pa 'yon. Pwede ka pa maglagay ng Windows XP dito, Linux, lahat. Okay, so at nailagay ko pa dito yung mga programs ko para hindi na ako mag-carry ng marami pang USB flash drive. Okay, so kung gusto niyo gawin ganitong scenario or approach na multi-USB ang Acronis nyo, panoorin nyo lang ang video tutorial na ito. Okay, so ito, how to create multi-bootable OS on USB flash drive. If you like this video, please give me a thumbs up and click on subscribe button and notification bell to notify when new videos are released. And if you like to watch more of our videos, just click on Learn Basic icon, click on Videos tab, and search what videos you like. So, nilagay ko dito ang OS na yon, mga to, and yun pang cloning. Okay, so sa ngayon, concentrate lang muna tayo sa Acronis True Image. Okay, so eject na natin to at punta tayo doon sa computer na pang clone. Okay, so mag-clone na tayo. Ito yung USB na nilagay natin Acronis na gamit ang Rofus. At ito yung USB na may multi-USB. So gawin lang natin dalawang approach para makita nyo lang na pero pareho lang yon. Okay? So para makita nyo lang. So ito yung hard disk at ito yung SSD. I-clone natin itong laman nito papunta dito. Okay, so ilagay lang natin ang SATA po, SATA wire at saka ang SATA power. Ganon din sa kabila. Then, okay. Then, ilagay natin yung USB na Rofus. Pero bago natin ilagay yung USB na Rofus, ilalagay muna natin itong multi-USB para gusto ko lang ipakita sa inyo. Pero dito tayo magkukontinue sa Rofus. Okay, so ito muna yung multi-USB ang ilalagay natin. Ipakita ko lang sa inyo. Although, ginamit ko na ito doon sa first video tutorial. Pinakita ko kanina. Gayahin nyo lang yun. So, power on. Then, press delete. Delete nyo lang hanggang pumasok sa BIOS. Okay? So, pagpasok sa BIOS, punta lang kayo sa settings. Then, enter, then boot. Okay. Hanapin nyo ng boot. Iba-iba man yan sa every computer. Then, kung mapasin nyo, hard disk ang naka-connect ha, or naka first boot priority, i-change nyo yan into USB flash drive. So, i-change natin yan ito. So, ito yung may multi-USB ko. Pag na-change nyo yan, kung hindi nyo makita dito, ibig sabihin kung wala dyan, ay baka nandito pa yan sa
nakatago pa yan dito sa USB. So, i-anon nyo muna yan. Ganyan. Okay? I-select nyo muna yan. Sa USB drive BBS priorities. Or minsan nasa loob ng hard drive BBS priorities yan. Depende yan sa motherboard. Okay, so, pero ganito lang procedure. Okay, so, pag nailagay nyo na sa first boot priority ang USB nyo, mapansin nyo yan. Kung nailagay nyo na yan, press F10. F10, yung keyboard sa F10 para mag-save. Then, yes. Enter lang. Then, hintayin nyo lang. So, ang gamit ko dito ay multi-bootable USB flash drive. Nilagay ko yung Acronis at mga ibang OS. So, okay. Kung nakita nyo, multi yan siya. Multi kasi maraming pwedeng gamitin. No? Kita nyo? Marami. So, meron akong Acronis 2017. Meron akong ito, pagtanggal dito ng password. Ito, pang yung ginawa natin kanina. Acronis din. Pang cloning. Pareho yan dito. At meron din ako mga OS. Okay, so subukan natin to. Pasok tayo. Enter lang. Yan. Then, enter lang ulit. Lalabas si Acronis. Yan. Nagbo-boot na yan siya para sa clone application. Okay. So, ready to clone na to. Okay, so 2020, ready to clone na to. Actually, ready to clone na to. Yung sa training, ang turo ko doon ay 2017 pa yon. Ngayon may 2020 na. So, download nyo lang yung application nito. Ilalagay ko lang ang link sa description. Okay, so ngayon, pwede natin ito i-continue mag-clone dito. Okay, so pero i-cancel ko muna. Kasi gamitin natin yung ROPUS, yung ginawa natin kanina. Ito, pinakita ko lang na gamit, pwede rin gumamit ng cloning pag gamitin nyo ang multi-USB. Okay, so X ko lang. Cancel na natin, then patayin nyo muna natin computer. Tanggalin muna natin ang USB na. So, ito yung multi. Okay, tanggalin muna natin. At ilagay natin yung ginawa natin pang cloning alone na gamit ang ROPUS. Okay? Lagay muna natin. So, andun na. Ilagay na natin. Then, mag-power on tayo. Switch on. Delete ulit. Delete lang. Para ka lang nag-reformat or nag-i-install or format ng OS. Or install ng OS. Parehong-pareho lang. So, ganun pa rin ang procedure. So, second approach lang to. Boot pa rin. At ilagay nyo pa rin doon sa first boot priority ang hard, ang USB or flash drive. So, nailagay na kanina kaya nag-detect na ulit Kingston. Ibang USB na to. Okay. Then, F10. F10. So, lumabas yun. Then, yes. Okay, so, hintayin na natin. Pareho lang ang labas niyan. Tandaan nyo ha, ROPUS to. ROPUS itong USB ginamit natin. So, pareho lang yan. Okay, continue, enter. Yan, kita nyo. Pareho lang ang end product or lumabas doon sa multi-USB at saka itong ginawa nating USB na gamit ang ROPUS para sa pang-cloning. Okay, so yan. Kita nyo. Okay, so ngayon ay magko-clone na tayo.
pwede kayo pumunta dito sa utilities, ito. May clone yan dito. Yan ang clone. Or, kung bag tayo normal, pwede rin dito rin sa utilities sa taas. Sa yung clone. Okay, so, ganyan ang labas. 2020 yan, ha. Automatic lang. Gamit lang automatic. Next lang. Then, kung papasin nyo, may tatlong drive. Okay, so sa tatlong drive na to ay ito yung source. Ito na yung nandito ang OS or mga files or application na gusto mong magiging i-clone papunta doon sa isang drive. So, nandito lahat ng laman. 500 gig to. I-clone natin dito sa Samsung 250 gig na walang laman. Okay, so ito ang ano nyo, ang Acronis. USB to siya. So, hindi natin to ginagalaw. So, source, sasabi niya, select source, then next. Okay, so lumabas na yung select target. So ang target natin itong Samsung. Okay, SSD to siya, from hard disk to SSD, then next. So mabubura yung laman, if ever may laman yung si Samsung, mabubura yon. Okay. Yan, so ang laman ni Samsung na ganito ay magkakaroon na siya ng laman na ito. Okay, kita nyo? So before and after. So halos malapit na rin siya mapupuno. Proceed. Ganun lang, then click niyo lang tong shutdown when finished. So ganun lang, hintayin na natin 'to. Ganun lang kadali magpo-clone. Then tapos na 'yon ano. Pwede na kayong iwanan niyo muna 'to, ano muna kayo, maglaro-laro muna kayo diyan ng basketball or kung ano. Then balikan niyo na lang 'to kung tapos na. So, ganun lang ang kadali mag-cloning. Okay, so, i-fast forward muna natin to. Yan, okay. So, tapos na ang cloning. So, magre-restart siya ng automatic. Okay, so ngayon, tanggalin natin itong SSD at ilagay natin doon sa isang computer. Okay, so dapat maging pareho na sila. Okay, tingnan natin.